via Zoom si Ginoong Fred Solyesta. Siya po ang Deputy National Statistician ng PhilSys Registry Office ng Philippine Statistics Authority. Sir Fred, maganda umaga po. Si Johnson po ito sa Pintig ng Bayan. Kumusta ho kayo? Good morning, Johnson. Good morning sa Pintig ng Bayan, yung mga televiewers, okay. Listeners. Good morning sa teleradio service, radio sa Israel. Ay, siguro ho, Sir Fred, narinig naman ninyo yung sabi ng DICT na ang Pangulo daw mismo frustrated na bakit ganyan katagal ang pagkaantalan ng printing and distribution ng ID. Ano ba paliwanag? Obviously, Johnson, na yung ID na piniprint natin sa BSP. Ito yung may delay tayo kasi nakapag-print pa lang tayo ng 46 million out of 80 million na registrants. And yung intervention ng PSA dito ay nag-issue kami ng yung e-fill ID, another form of credential na pareho lang yung gamit sa ating physical card na inimprinta na sa BSP. So, yung total ngayon na na-distribute ng delivery kasi ng fill ID ng PhilPos at 39 million and then 40 million yung e-fill ID Johnson. So, out of the 80.5 million, ito siya yung na-process na ng PSA na pinanggalingan na ng pag-print ng physical card na sa BSP and then yung e-fill ID ng PSA ay 78.2 million. So, clean data to siya. Doon hinuhugot yung mga credentials. So, kung tingnan mo siya, medyo may iba na tayong citizens na nakatanggap both ng ID galing sa BSP and then sa dinidistribute ng PSA na e-fill ID. So, update lang, Johnson, because we know na medyo may challenge dito sa NCR yung mga sa pag-deliver ng mga IDs, but yung yung intervention ng PSA, kinustomize muna namin yung printing around mga 1 million yan na physical card galing BSP na i-distribute ng PSA sa NCR. So magkaroon siya ng parallel distribution PSA and PhilPos. So malaking bagay to para sa NCR in the coming months and then to follow doon yung sa Region 3 and Region 4A. So yun yung plan namin para yung whatever cards we produce, we deliver sa mga registrants. Sir Fred, kung pakikinggan ho natin yung mga figures na binanggit po ninyo, mukhang marami nang naiproduce na cards pero still siguro may pinanggagalingan ng presidente doon sa kanyang question, bakit na di-delay? At ang dating sa akin, BSP ba ang nagiging dahilan kaya naaantala ang printing and delivery ng PhilSys ID? Liwanagin ko lang muna, Johnson, na yung printing ng card ay sa BSP and then yung delivery na yan ay PhilPos. So yung sa natin sinabi ko kanina 46 million siya yung na-print na sa BSP. Obviously, hindi kinaya kasi ng printing capacity ng BSP yung volume ng registration natin na Johnson, especially nung 2021 na yung 2021 lang ay naka-register tayo ng 53 million. Hanggat umabot tayo ngayon sa 80.5 million. So, yung printing capacity sa BSP ay nasa 80,000. That is why na dalawa yung tinitingnan ng PSA in coordination with BSP na kung ma-resolve siya yung mga contractual issues ng BSP with the card printer, we can accelerate the printing or even add additional printing. So, a printer, I mean. So, yun yung tinitingnan na natin na process. So, ngayon, sa tulong din ng DICT na sila yung magde-develop ng digital ID. So, out of this 78.2 million na credentials na na-produce na ng
ng PSA ay doon manggaling yung digital ID ng gagawin ng DICT. So narinig ko rin sa interview na sa press con ng DICT na may mga issues pa, no? But yung issue na to siguro yung mga connection para lang at least mapabilis yung pagkuha ng credentials, but these are already 78.2 million ang paghuhugutan ng digital ID. Okay. So the citizen would really have yung parang possible na credential na papanggalingan. Hmm. It could be the physical card, the e-fill ID, or the digital ID from DICT. But we assured the citizens, Johnson, na lahat ng citizen ay talagang makatanggap ng kanilang card. Ayun. So hindi ibig sabihin na kapag nagtuloy-tuloy yung digital ID ng DICT, hindi na makakakuha ng hard copy ng kanilang ID ang mga nagparehistro sa PhilSys. Yes, may allocation yung bawat Pilipino na nag-register, Johnson. Pero ang tanong lang, kailan darating? Magra-ramp up kami sa, sinabi ko nga kanina, ito yung mga pinag-usapan namin sa ng BSP or even yung kanilang printer, paano siya ma-accelerate, nung registration kasi pina-increase talaga yung registration sa PSA, naka-set up na tayo sa ganong capacity lang ng output, and then hindi siya madali actually. Okay. Yung pagbago lang, nababaguhin mo yung setup, yung mga machines mo, yung mga procurement mo, may kontrata din yung BSP sa printer, may mowa kami with BSP. Unlike yung registration, Johnson, magdagdag ka lang ng mga tao, and then hindi siya mahirap yung pagdagdag ng mga kits for registration. So isipin mo na 200 to 300,000 per day noong yung pumapasok na registration, yung capacity lang natin ay 80,000. So sa printing hindi ka pa makapag-start, na pag-start mo kaagad 80,000 yung lalabas. So magra-ramp up pa yan hanggat sa maabot mo yung peak na printing capacity. So yun talaga yung nagiging challenge, but yung gusto ko lang ipaalam sa ating mga mamamayan na yung in-issue doon na PIL ID, na e-fill ID ng PSA ay magagamit na natin sa mga transaksyon na nangangailangan na i-verify yung identity at saka yung edad. In fact, marami ng institution, public and private, na tinatanggap yung e-fill ID. Yung sa, to cite an example lang, sa marami na yung nakakuha ng passport using the e-fill ID. So, magamit na yan as a credential, no? So, I would like to emphasize the word credential, kasi yung credential, yun yung magagamit natin regardless of the form of the ID issued, be it the digital na i-develop o develop ng DICT. We have just to fine-tune para ma-ramp up yung kanilang distribution. Yung mga 78 na million na rin na na-deliver na combination ng physical card from BSP and then yung e-fill ID na yung sa paper na na-print na dinistribute ng PSA are usable na siya talaga sa form of credential sa mga ating mga transactions. Alright. Sir Fred, maraming salamat po sa oras po ninyo. Mag-iingat po kayo. Salamat, Johnson. Good morning. Good morning, Jose. Ginoong Fred Solyes, ang Deputy National Statistician ng PhilSys Registry Office mula po sa Philippine Statistic Authority.